Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, maglalakbay tayo sa isang lugar na kakaiba sa lahat, isang lungsod na kilala sa kanyang malabutong lamig, ang Yakutsk, Russia. Matatagpuan sa malawak na lupain ng Siberia, hawak ng Yakutsk ang titulo bilang pinakamaginaw na pangunahing lungsod sa daigdig. Isipin mo ang isang lugar kung saan ang temperatura ay maaring bumaba sa nakakagigilalas na negative 60 degrees Celsius. Mas malamig pa sa loob ng freezer. Ito ay isang lugar kung saan kahit ang mga pinakamatatapang ay nagsusuot ng napakaraming patong ng damit para lang makalabas. Ngunit ang Yakutsk ay higit pa sa kanyang nagyayelong temperatura. Isa itong lungsod ng contrasts kung saan ang init ng diwa ng tao ay sumisikat kahit sa pinakamalamig na araw. Sa nagyayelong lupang ito, tuloy ang buhay. Ang mga tao ay nagtatrabaho, ang mga bata ay pumapasok sa paaralan, at ang mga magkakaibigan ay nagtitipon-tipon habang nilalabanan ang mga hamon ng pamumuhay sa isang lugar kung saan tila walang katapusang taglamig. Madalas itanong ng mga tao, bakit may pipili pang manirahan sa ganitong klaseng kalagayan? Ang sagot ay nakasalalay sa katatagan ng mga taga-Yakutian at sa kakaibang kagandahan ng kanilang nagyayelong mundo. Samahan niyo ako habang mas sinusuri natin ang puso ng Yakutsk, sinasaliksik ang buhay ng mga ito, at tinutuklas ang mga sikreto ng kaligtasan sa pinamalamig na lungsod sa mundo. Ang buhay sa Yakutsk ay isang patuloy na labanan kontra sa kalikasan. Isipin mo na lang ang paglabas ng bahay at maramdaman ang hangin at nakumakagat sa anumang balat na nakalantad. Ang paghinga ay nagiging isang nakikitang kilos. Bawat pagbuga ay bumubuo ng ulap ng condensation na mabilis na nagyiyelo. Ang mga bagay na metal ay nagiging mapanganib na bitag, agad na dumidikit sa mga kamay. Ang mga pang-araw-araw na gawain na madali lang sa atin ay nagiging malalaking hamon sa Yakutsk. Ang mga sasakyan ay dapat na pinapaandar ng ilang oras kahit magdamag para hindi mag-freeze ang kanilang mga makina. Ang mga baterya ay mabilis na ubos sa sobrang lamig, kaya mahalaga na magdala ng mga reserba para sa mga telepono at iba pang gadgets. Kahit ang simpleng pagsusuot ng salamin ay nagiging isang hamon dahil ang metal na frame ay maaring mag-freeze sa iyong mukha. Ang sobrang lamig ay may malaking epekto din sa kapaligiran. Ang lupa ay permanenteng nagyelo, isang phenomenon na kilala bilang permafrost na nagdudulot ng kakaibang hamon para sa konstruksyon at infrastruktura. Ang mga ilog at lawa ay nagyayelo ng ilang buwan na ginagawang malawak at nagyayelong lupain ang paligid. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, ang mga tao ng Yakutsk ay naka-adapt at nakahanap ng mga paraan upang umunlad. Para mabuhay sa Yakutsk, dapat kang maging master ng paglalagay ng patong-patong na damit. Ang sikreto ay ang pag-trap ng init hanggat maari na lumilikha ng harang laban sa kagat ng lamig. Ang mga Yakutsian ay eksperto dito. Nagsusuot sila ng maraming patong ng damit na gawa sa natural na materyales tulad ng balahibo, lana at felt. Ang panlabas na layer ay karaniwang isang makapal na fur coat, kadalasang gawa sa balahibo ng reindeer o fox. Ang makakapal na sombrero, scarf at guantes ay mahalaga para protektahan ang nakalantad na balat. Maraming bahay ang may traditional na Russian stove na kilala bilang pechkas na nagsusunog ng kahoy o carbon para magbigay ng init. Ang paglalakbay sa nagyayelong lupain ng Yakutsk ay nagpapakita ng kakaibang hamon sa transportasyon. Ang mga kalsada ay maaring maging mapanganib na ice rink na ginagawang mapanganib ang pagmamaneho. Ang mga sasakyan ay dapat na may mga special na studded tires para sa karagdagang kapit at kahit na hindi maiwasan ang mga aksidente. Sa mga pinakamalamig na buwan, ang ilang kalsada ay hindi madaanan na nagpuputol sa ilang lugar mula sa labas ng mundo. Para sa mga nangangahas na maglakbay sa labas ng lungsod, may iba pang mga opsyon. Ang mga snowmobile ay nagiging isang popular na paraan ng transportasyon, mabilis na tumatawid sa nagyayelong tundra. Ang dog sledding, isang tradisyonal na paraan ng transportasyon sa rehiyon, ay ginagawa pa rin hanggang ngayon na nag-aalok ng kakaiba at kapanapanabik na paraan para maranasan ang lawak ng ilang ng Siberia. Ngunit marahil ang pinakakapansin-pansin na aspeto ng transportasyon sa Yakutsk ay ang katatagan ng mga tao. Sa kabila ng mga hamon, tuloy ang buhay. Ang mga tao ay pumapasok pa rin sa trabaho, ang mga bata ay pumapasok pa rin sa paaralan, at ang mga kalakal ay dinadala pa rin upang nilalabanan ang nagyayelong kalsada at matinding temperatura.
Ito ay isang testamento sa diwa ng tao at sa ating kakayahang umangkop at malampasan kahit ang pinakamahirap na balakid.